Edward Vinacopio spent 4 months inside the war zone with the Maute terror group. But even as he narrated his experience, Acopio shed no tears. He served as doctor for wounded Maute members. One of his patients is no less than the group's leader himself, Omar Maute. Recently, ako nang gamot na. Sabi niya, bigyan mo lang ako ng gamot, sabi niya. Ako lang gagamot nito. Planado na talaga na kapag pinasok natin yung Marawi, mag-iimbak na tayo ng pagkain, mag-iimbak na tayo ng medicine. Safrula Hospital is one of the structures the group used not only as their medical facility, but their armory as well. Lord Vin is a grade 7 teacher in Dansalan College. At times, he can't help but crack jokes about the way the Maute fighters see him. Dr. Omar, ninilalaman na hulaan ko lang yung pinagagawa ko. But what saddens him are the young fighters who have lost their childhood and are determined to fight against state forces. 13 to 17. Nangalaga lang natin, age limit nila is 10 up to 17. Matatapang. Sila yung mga batang mas porsigido, mas parang mas may gustong patunayan. There are some na buong pamilya talaga nila. Isang bata, patient mo yung tatay niya. Halos mamamatay na. Pero mas pinipili pa rin minsan na iwan yung tatay niya para makuha, makapunta lang ng frontline. He also recalled his personal encounter with foreigners fighting alongside the group. Umpisa pa lang andyan na sila. Indonesians mga 7, Malaysian 3, Arabians 1. Direct siya from Mecca, pumunta siya ng Manila, tapos na-recruit lang siya to join. He is set to return to his province to be reunited with his family, whom he has not been able to contact in the past 4 months. But if given another chance, he says he would return to the city to teach. Rafael Bosano, ABS-CBN News, Marawi City.